Nagdulot ng aksidente ang batang lalaking ito habang sa kanilang paglalakbay sa bus. Naalis ang pagkakatali sa sapatos ng bata at kinutsa siya ng kanyang mga kaklase. Sinigawan siya na bigyan ng pera ang driver at utusan ito na itali ang kanyang sapatos. Palagi siyang inaapi ng mga ito. Pagkatapos niyon ay lumapit ang bata malapit sa driver. Ngunit pinagsabihan siya nito na manatili sa kanyang kinaupuan. Sinabi niya dito na bibigyan siya ng pera, itali lamang ang kanyang sapatos. Ngunit nagbingi-bingihan lamang ito. Nagalit ang bata at sinabi muli dito na itali ang kanyang sapatos. Inilagay nito ang pera sa bulsa ng driver at hinawakan ng bata ang manibela na maglalagay sa kanila sa kapahamakan upang maparusahan ng bata. Itinigil niya ang pagmamaneho saka hinila ang bata at pinagalitan ito. Sumisigaw ang mga bata na itali nito ang sintas. Nakatingin lamang ang driver sa bata at agad na unawaan ang problema nito. Kaya kinuha nito ang pera at itinali ang sapatos ng bata. Pinagpasensyahan niya ang bata upang iligtas ito sa kahiyaan. Ngunit hindi inaasahan, kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga. Pumalakpak sa sobrang tuwa ang mga bata, saka bumalik ang bata sa kanyang upuan. Nagalit ang driver. Pagkatapos niyon, isang truck ang bumangga sa bus at dumulas pababa sa bundok. Sumisigaw ang driver, natakot ang mga bata. Ang barandilya ng tulay ay nasira, kaya bumagsak at mabilis na nahulog ang bus. Labis na natakot ang driver. Ilang sa kanila ay patay na. Hindi inaasahan, nailigtas ng driver ang bata. Sa korte, lahat ng mga magulang ay sinisisi ang driver. May isang nagtanong kung may pagkakamali nga ba ang driver. Ngunit sagot ng bata na hindi siya masamang tao. Dahil iyon sa kanila na lagi nila itong kinukutya. Sa huli, itinuring na inosente ang driver. Ngunit alam niya na naisip ng buong mundo na siya ay isang mamamatay tao. Kinabukasan, ang driver ay inaresto. Ang lalaking umaresto sa kanya ay ama ng batang lalaki. Nang mahulog ang bus sakay lahat ng bata, sa loob nito ay mayroon ilang sa kanila ang nakaligtas. Upang magbigay ng pasasalamat sa driver, ay inaresto niya ito. Sa kanyang tunnel ay kinulong niya ang driver ng 3 taon. Ngunit hindi nagtangkang tumakas ang driver dahil may gustong pumatay sa kanya sa labas. Ang ama ng batang lalaki ay isang mabuting tao. Tuwing Sabado ng gabi ay pinapakawalan nila ang driver. Kumakain ito kasama nila. Ngunit bago maghapunan ay tinatanong lagi siya ng ama kung ayaw pa rin itong sumuko. Ngunit pinag-isipan niya pa rin ito. Nasanay na siya ng ganito. Sa loob ng 3 taon, ang driver ay naging parte na ng pamilya. Nagpapasalamat siya kina Mr. at Mrs. Wang sa pagtanggap ng mga ito sa kanilang pamilya. Buntis si Mrs. Wang, ngunit wala lang ito sa asawa. Nang bumalik ito, ikinuha niya ito ng isda. Ngunit sinabi sa kanya na pakainin na ang driver. Kaya ibinigay nito sa driver at sinabi ng babae na gusto niyang makipagdiborsyo sa asawa. Nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa. Nanginginig siya. Muling inulit ng babae na gusto niya ng diborsyo. Ngumita ang asawang lalaki at itanong kung ano ang ibig sabihin nito. Kung may problema ba sa isda, mula nang gusto nitong makipaghiwalay, ang pamilya nila ay nag-iba. Alam ng ina na takot ang anak na lalaki sa dilim, ngunit niling lang siya nito sa tunnel dahil nais niyang pasukin ito ng anak para tulungan siyang kunin ang isang bagay. Ngunit takot na takot ang bata, nilingon niya ang ina ngunit nagpatuloy pa rin ito. Nang makapasok siya sa silong, agad na umalis ang ina. Sa kabutihang palad, narinig siya ng ama at iniligtas siya nito. Sa unang tingin, mukhang mabait at cute ang batang ito. Ngunit nagsumbong ito sa ama na nakita ang kapatid na babae na may kasama ito na di kilalang lalaki sa sasakyan. Binalaan ng batang lalaki ang kanyang kapatid na babae na subukan magtaksil ito sa kanilang pamilya. Sa kanya o sa ama, paghahamon nito. Ngunit hindi normal ang kinikilos ng kapatid na babae. Lahat ng pinatay ng kanilang ama ay dahil ito sa anak na lalaki. Lahat ng kumukutya sa kanya ay namamatay at kinakatuwa pa niya ito. Iyon ang sabi ng kapatid na babae. Ngunit sinagot siya nito na hindi iyon totoo. Natumba ang batang lalaki. Ngunit hindi ito tinulungan ng kapatid na babae. Sinabi ng batang lalaki na ang driver ang siyang mamamatay tao. Magkapatid nga ba talaga sila? Ang kakaiba sa kanilang pamilya ay siya. Dahil nang sabihin ng ama na ang kanyang inaresto sa tunnel ay isang mamamatay tao. Pero hindi man lang ito natakot. Kabaliktaran nito ay palihim niya itong pinupuntahan para bisitahin. Pagguguhit ang hilig nito, ngunit hindi niya ito pinapaalam sa kanyang pamilya. Habang nanonood siya, ay sumandal sa kanya ang dalaga
Nakatingin sa kanya ang mga pisngi, hindi inaasahan ay nahulog ang loob ng dalaga sa kanya. At alam ito ng driver, mabilis siyang umiwas dahil hindi niya gusto ang nangyayari. Para makuha ang atensyon ng driver ay nag-isip siya ng paraan. Isang araw, habang nagluluto ang driver, nang bigla siyang may narinig, sumisigaw ang dalaga. Iniisip niya na mayroon sa kanyang pamilya ang tutulong dito. Ngunit sumigaw pa ito ng malakas, kaya nag-alala na ito. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot. Nais niyang sirain ang pinto, ngunit hindi niya kinaya. Nang kanya nang sisirain ang pinto sa silong, ay bigla itong nagbukas. Walang kamalay-malay ang driver na nagkunwari ang dalaga na may nasusunog. Nais lamang nito na mag-alala sa kanya ang driver. Hating gabi, muling nagbalik ang dalaga sa tunnel. Tinanong niya ito kung may problema. Sa pagkakataong ito, iba ang kinikilos ng dalaga. Hindi nakatali ang kanyang sapatos. Sa kanilapitan niya ang driver at inabot ang kanyang kamay sa driver. Tulala ito na parang may gustong ibigay sa kanya. Tinignan niya kung ano ito. Ito ay 101. Sinabi nito sa kanya na itali ang kanyang sapatos. Narinig niya ito 3 taon na ang nakaraan. Ito ang naging simula ng sakuna. Bibigyan kita ng 101. Itali mo lang ang sapatos ko. Natakot siya na biglang hawakan nito ang kanyang kamay. Tinanong niya kung ano ang problema nito. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang kapatid na lalaki at pinigilan ito dahil nananaginip lamang ito. Ibinalik niya ito sa kanyang kwarto, ngunit may napansin ang driver. Ang driver ay ibinalik sa batang lalaki ang 101. Ilan araw ang nakaraan, binalikan siya ng dalaga at sinabi ang plano nito. Niyayaya niya ang driver na umalis na sa bahay na ito at sinagot niya ito na mayroon na siyang pamilya, isang masayang pamilya. Ang pelikulang ito ay pinabagatan The Mysterious Guest tungkol sa isang aksidente. 3 taon na ang nakaraan, ano ang katotohanan? Ang pamilyang ito ay napakaraming sekreto. Ayon sa dalaga, ang kanilang pamilya ay hindi normal. Ngunit sino ang multo? Ang multong nabanggit niya ay ang kanyang ama. Ang istrikto niyang ama, ang mabait niyang ina, o ang masama niyang kapatid na lalaki. At ang driver, kung tutuusin, siya ang amo o isang tao-tauhan. Mayroon 2 sitwasyon bukod sa kakaibang pamilyang ito. Mayroon 2 mahalagang tao. Ang batang ito ay pinangalanan si Lolo. At ang isa pa, ang taong parang hangin, isang kaibigan na kamukha sa batang lalaki. Ang pelikulang ito ay maraming detalye at nakakagulat na wakas na higit pa sa iyong imahinasyon. Sana nagustuhan yung ating pagsalaysay. Hanggang sa muli, ako po si Sean Breeze.